Narito na ang mga balitang nakalap ng MBC Network sa buong bansa. Sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng rebelding NPA, sumiklab sa Leon na Iloilo. Checkpoint sa border ng Ilocos Sur at Mountain Province mas hinigpitan kasunod ang naitalang mga kaso ng bagong COVID variant sa Bontok. Mayor ng Tingloy, Batangas, inireklamo sa pananampal ng Binatilio. Lalaking nanggahasa at pumatay sa isang 10 taong gulang na babae, sumuko sa Kalubian, Leyte. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng buong pwersa ng MBC station sa buong bansa. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balitang aming nakalap sa buong Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DYOK Action Radyo Iloilo. Muling nagkasagupaan ang puwersa ng militar at mga miyembro ng rebelding New People's Army sa bayan ng Leon na Iloilo. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni RH38, Aini Grace Bravo. Nakainkwentro ng mga sundalo ang tinataya sa 30 rebelding New People's Army sa Barangay Bucare sa bayan ng Leon, Iloilo. Kinumpirma ni Major Sanun Pancito III, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na tumagal ng 20 minuto ang sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng 61st Infantry Battalion at ng mga miyembro ng Sibat Platoon, Southern Front ng Komiteng Rehiyon Panay ng NPA. Nagsasagawa ng security patrol ang mga sundalo kasunod ng impormasyon na may mga armadong grupo sa lugar bago ang sagupaan. Walang nasugatan sa mga tropa ng gobyerno ayon kay Major Pancito. Posible naman na may nasugatan sa hanay ng mga rebelde dahil sa nakitang dugo sa encounter site. Na-recover ng mga tropa ang 2 improvised explosive device, detonator, wiring burner at mga subversive documents. Mula sa Iloilo, RH39, Aini Grace Bravo, nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula DZJC Action Radyo Lawag, mas hinigpitan na ang palakad sa checkpoint sa border ng Ilocos Sur at Mountain Province kasunod ng naitalang mga kaso ng bagong UK COVID variant sa Bontok. Ang kabuuang detalye ng balitang yan, tinutukan ni RH36, Dennis Alipio. Arestado sa entrapment operation ang top 7 most wanted persons sa Cagayan. Ang suspek ay nakilalang si Mario Agliam, 39 anyos, na taga Tuao East, Cagayan, pinasalukuyang nakatira sa Barangay Barcelona sa bayan ng Solsona. Ayon sa PNP Solsona, kasama nilang nagkasanang operasyon ang Regional Intelligence Unit 2 kung saan natimbog ang suspek sa pinagtataguang bahay. Napag-alaman na lubas pa ang kanyang ward of arrest noon pang August 27, 2020 dahil sa kasong murder. Hawak na ngayon ng PNP Tuao ang naturang sospek. At sa Lawag City, isang hinihinalang vintage bomb ang tagpuan sa gilid ng ilog sa Barangay Sambuanga. Agad itong inareport sa mga otoridad at tinurnover sa Explosive Ordnance Disposal Unit ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Ayon sa mga opisyal ng barangay, maaring gamit ito ng mga hapon noong panahon ng World War II. Doon kasi ang kuto ng mga hapon noong panahon ng giyera. Matandaan itong nakarang linggo, 2 vintage bomb din ang tagpuan ng display sa harap ng barangay hall sa kalapit na barangay. Yan ang mga balita sa Ilocos Norte. RH36, Dennis Alipio, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula Calabarzon, nahaharap ngayon sa reklamo at batikos ang alkalde ng Tingloy, Batangas matapos umanong manampal ng isang binatilyo.
Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni RH35, Renz Belda. Katarungan ng sigaw ng isang nanay dahil sa sinapit ng kanyang anak sa kamay ng kanilang mayor ay kay Nanay Rowena Valiente. Desidido siya magsampa ng reklamo laban sa kanilang mayor na si Larry Alvarez ng Tingloy, Batangas dahil sa ginawa nitong pananampal sa kanyang anak. Kwento ni Nanay Rowena, nakatambay lamang sa harapan ng kanilang bahay ang kanyang binatilyong anak kasama iba pang kabataan bandang alas 9 ng gabi nang dumaan ang mayor. Tinanong umano ng mayor kung kaninong anak ang biktima at nang sumagot ito, bigla na lamang umano itong sinampal nang sabihin ito kung sino ang kanyang ama. Politika naman nakikitang dahilan ni Nanay Wena kung bakit ginawa ito sa kanyang anak dahil alam umano ni Mayor Alvarez na hindi sila supporters nito. Binanggit ng nanay ng binatilyo na humingi ng paumanhin sa kanya ang isa sa mga bodyguard ni Mayor dahil lasing umano ito. Ayon sa nanay ng biktima, bagamat takot ang kanilang nararamdaman, itutuloy niya ang paghahain ng reklamo sa kanilang punong bayan. Sinikap naman ng DZRH na kunin ang panig ni Mayor Alvarez pero wala pa rin itong tugon. Mula sa Batangas, RH35, Renz Belda, nag-uulat para sa DZRH, ang kaunanahan sa Pilipinas. MBC Network News. Balita mula DYVL Action Radio Tacloban. Sumuko na sa pulisya ang lalaking suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang 10 taong gulang na babae sa bayan ng Kalubian sa Leyte. Ang kabuuan detalye ng balitang yan ay tinutukan ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Walang awang napinatay at nirip ang isang 10 taong gulang na babae ng kanilang kapitbahay sa bayan ng Kalubian, Leyte. Ayon sa report ng Kalubian, Leyte PNP, ang biktima ay isang 10 anyos na babae, grade 4 pupil, residente ng barangay Kasyungan, Kalubian. Kinilala naman ang suspect na si Jaime Marahay Edrina, 32 anyos, may asawa magsasaka, residente sa naturang barangay. Sa investigasyon ng PNP, sumuko ang suspect sa San Isidro, PNP at na-turn over ito sa Kalubian matapos aminin na ng suspect na siyang may kagagawa ng krimen. Ang biktima ay umano ay pumaroon sa bahay ng suspect para magpaturo ng module sa asawa ng suspect na wala doon naman ang asawa ng suspect sabagkat may dinaluhan na 4-piece meeting sa barangay kung saan ang suspect lang at ang naiwan dalawang anak na ang nandoon. Kinawa ng suspect ay nutusan ang dalawang anak nito na pakainin ang baka sa kanilang bukid. Dito nakakuha ng panahon ng suspect na samantalahan ang biktima at pinatay ito. Sanghayon, hawak na ng Kalubian Leyte PNP ang suspect at nakatakdang sampana na kasong rape with homicide. Mula dito sa Tacloban, sa lalawigan ng Leyte at DYVL Action Radio, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay, nag-uulat para sa DZRH, ang kaunawahan sa Pilipinas. MBC Network News. At yan ang mga balita ang tinutukan ng pinakamalaking media network sa Asia, Manila Broadcasting Company. Tuloy lang ang pagtutok dahil kami ay nakabantay sa amang panig ng bansa. Karen O. Yong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen O. Yong. MBC Network News.